Praise God. So, good morning po sa bawat isa. At salamat po sa Panginoon. Bilang tayo po ay kanyang anak, kahit na po minsan ang sitwasyon sa buhay, ay laging mabuti ang Diyos. Sapagkat ang pinakamahalaga sa lahat, ang ating tunay na kakontentuhan, ay yung maunawaan natin na ang Diyos po ay kasama na natin. Amen. Amen po ba? Sino po yung... Dahil sa Ebanghelyo ay masasabi mo sa iyong sarili, wala ka nang hahanapin pa. Sino sa inyo yung magsasabi na dahil naunawaan mo ang liwanag ng Ebanghelyo ay kontento ka na, mayaman ka na. Ba? Sa pag-aaral po natin, di ba, napakaganda na maintindihan na wala nang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. So, ibig sabihin, kung ang Diyos ang kinikilala natin na pinaka makapangyarihan at siya yung may-ari ng lahat ng bagay, siya ang gumawa ng lahat ng bagay, maging mga bagay na espiritual, maging mga bagay na physical, ay galing sa Kanya, ay yung Diyos na alam nating nagkokontrol ng lahat ng bagay at magagawa niya ang lahat ng bagay ay sumasa atin na. Alam niyo po, kung tutuusin, ikaw ang kaiinggitan eh. Kaiinggitan ka ng iba. Kung mauunawaan din nila talaga ang pinakamataas na antas ng kaligayahan ay walang iba kung hindi yung kapiling na natin ang Diyos. Pero, sa totoo lang, ang battle natin yung ating isipan. Kung bakit talagang idinidil ng Diyos ay mag-iba. Tingnan natin yung 2 Corinthians chapter 10 from verse 3 hanggang 5. For though we walk in the flesh, bagaman kami, sabi ni Pablo, bagaman tayo ay lumalakad pa rin sa laman, physical, but we do not war after the flesh. Pero ang ating pakikipagbaka ay hindi na sa physical, sa laman. Why? Kasi naiintindihan natin at malimit nating banggitin na ang blessing ng Diyos na nanggaling kay Abraham ay makikita natin, dapat naunawa natin na dalawang bagay. Una, napangako ng Diyos kung bakit tinawag niya si Abraham, gagawin siyang malaking bansa, di ba? Pagpapalain siya at ang kanyang buong lahi is physical. Di ba? From Genesis chapter 12, kung hindi ako nagkakamali, ay physical. At makikita natin na pag nagbabasa talaga kayo ng Lumang Tipan, pag nakita niyo yung kasaysayan, ginanap ng Diyos yung lahat ng pangako niya na physical blessings na ibigay lahat. Kaya lang na forfeited yon dahil sa kanilang pagsira sa covenant. Hindi nila matupad-tupad yung tipan through their, sa pamamagitan ng kanilang disobedience, yung rebellion na lagi nilang binibigo ang Diyos. At yun nga po ay kung bakit sila nag-wandering sa ilang for 40 years na hindi dapat magtagal ng 40 taon at makakarating na agad sila sa lupang pangako. Pero hindi sila makapapasok doon ng walang buong pananampalataya na hinahanap ng Diyos sa kanila. Diba? Sabi sa ating pag-aaral na karaang linggo, dahil hindi sila nanampalataya doon sa mabuting balita, which is physical, hindi sila nakapasok sa pangako, sa kapahingahan, na doon ay sila ipagpapalain. Diba? Makikita nyo na sa paglalakbay lang nila from na sila'y makalabas sa Egypt, ay mayroon ng mga himala silang nasaksihan, pero still, ang tigas ng kanilang mga puso, di ba? At marami silang reklamo, marami silang hinahanap, di ba? Pero andun yung biyaya ng Diyos, pinagbibigyan sila.
Kaya lang, dahil nga po, ang tipan na ipinagkaloob sa kanila is, kung susunod sila, pagpapalain sila, kung sasaway sila, ay may parusa at may curse. Kaya naman, yun ang nangyari. Lahat halos ng mga henerasyon na lumabas ng galing doon sa Egypt, walang nakapasok, even si Moises. Di ba? Nakita na lang, ipinakita na lang kay Moises nung siya pinaakit sa bundok, tingnan mo, lumang pangako. Ay doon siya namatay. And even Aaron, si Aaron, nakapartner niya, hindi rin nakapasok sa lupang pangako. So, makikita natin yung dahil sa kanilang pagsuway, hindi sila nakapasok. Physical blessings. Pero nung dumating si Jesus, at alam niyo, pag nakita niyo yung mga prophecy, yung hula, mas kasi Moises, sabi niya, ang Diyos ay magbibigay sa inyo ng isang propetang kagaya ko. Ang hindi sumunod at makinig sa kanya ay darating sa kanya ang galit ng Diyos. Exclusively sa mga Hudyo lang yon. Yung wrath of God nga. Dahil nga na sila'y nasa Old Covenant, at sabi ko nga sa inyo, yung ating pinag-aralan na karaan, yung covenant, dapat na pupulfill yon. Kasi between two parties, di ba? God and the Israelites, yung Old Covenant. Hindi pa tayo kasama doon, mga kapatid. Hindi pa tayo kasama doon para hindi ka nagkakaroon ng out of context or misinterpretation ay kinakailangang maliwanag sa iyo. Hindi tayo kasama doon. Exclusively lang sa mga Hudyo yon, yung physical blessing na yon. So makikita natin yun ng covenant. At isa sa purpose kung bakit si Jesus ay isinugo, primarily para sa kanila, para sa mga Hudyo. Kaya mababasa niyo yung John 1:11, ang sabi doon, siya'y naparito sa sariling bayan niya. He came unto his own. Yun yung mga Hebreo, yung mga Israelites. Tandaan nyo, he came unto his own. Siya'y naparito sa sariling bayan niya. And his own received him not. Yun yung bad news. Isipin nyo, dahil doon sa tipan, kaya si Jesus ay unang priority ang Jerusalem, hindi pa tayo, ang Israel. Why? Kasi nagkatawang tao siya para tuparin niya ang hinihingi ng kautusan. Kaya that's why makukonnect mo yung sabi ng Galatians chapter 4, but when the fullness of the time, sa takdang panahon, was come, ay dumating, God sent forth His Son. Isinugo ng Ama ang kanyang anak. Si Jesus yan, Son, capital. Made of a woman, isinilang ni Mary, Virgin Mary. Made under the law, isinilang sa ilalim ng kautusan. Bakit siya isinilang sa ilalim ng kautusan? It is not for us before, ha? Hindi para sa atin. Para sa mga Hudyo, kasi meron silang tipan. At yun nga yung law of Moises. Walang makatupad noon. Lagi silang nagbabiolate. Na-forfeited na nga. Hindi makakaalis sila sa sumpa hanggat hindi natutupad yung tipan na yon. And that's why si Jesus ay isinilang na isang Hudyo primarily para sa kanila para i-represent. Tingnan yung sabi ng 5, para sila'y matubos at matanggap nila. Makalaya sila, redeem them that were under the law. Sino yung under the law na yan? Mga Hudyo, hindi pa tayo. That we might receive the adoption of sons, para daw matanggap yung pagiging anak at makalaya na sila, una sila sa kasalanan. Okay? So, sinong gaganap? Si Jesus. Kaya siya ipinanganak sa ilalim ng kautusan at isinilang ng isang birhen ay para matubos sila sa kautusan, doon sa tipan ng kautusan. Yung Old Covenant System. That's why makikita ninyo yung purpose kung bakit sinabi primarily ipinanganak si Jesus para sa sariling bayan niya. Pero hindi siya tinanggap. Alam naman natin ang istorya, ni-reject siya ng halos lahat ng mga Hudyo. Dahil hindi nila matanggap at wala sa ang mindset nila puro physical. Hindi nila matanggap na ang daladala ni Jesus ay spiritual kingdom. Pero primarily, para makalaya sila doon sa curse ng law. Matthew 5:17, think not that I am come to destroy the law. Hindi ako naparito para sirain ang kautusan. Anong purpose niya?
or the prophets o yung mga inihula. Mayroong mga inihula ang mga aklat ng mga propeta. Kaya makikita ninyo, yung Old Covenant books ay lahat ay pumapatungkol kay Kristo Jesus. Diba? Na kaya siya bumaba sa lupa ay para matupad yung sinasabi ng mga propeta. Yung mga inihuhula ng mga propeta. Yung sinabi ni Moises, na dahil si Moises isa rin propeta, ang Diyos ay magsusugo sa inyo ng isang propetang kagaya ko rin. Sabi ng Deuteronomy 18:15, "The Lord thy God will raise up unto thee a prophet from the midst of thee, of thy brethren, like unto me, kagaya ko." Pag pinag-aralan mo yung buhay ni Moises, sa pagkatawag sa kanya, tinawag siya para makalaya sa pagkaalipin sa Ehipto ang mga Hebreo, sapagkat may pangako ang Diyos kay Abraham. Hindi sila pwedeng magstay ng manatili sa Ehipto. Alam natin ang istorya, kaya kung bakit sila napunta ng gawa ni Joseph. Pero may purpose ang Diyos. At merong mga inihula ang mga propeta. So makikita ninyo, sabi niya, like unto me, a prophet's like unto me, unto him ye shall hearken. Kinakailangan yung pakinggan siya. So makikita natin kung bakit makukonek mo, yun ang ganda, pag binabasa mo yung Old Covenant, tumuturo lahat yun kay Jesus. Kaya sabi, balik tayo sa Matthew 5:17, I am not come to destroy, but to fulfill, para ganapin. Kasi nga, kinakailangan may makaganap nung law. Merong magre-represent kasi pag binalikan mo, yung tipan, kinakailangan between two party yon, ang Diyos Ama at ang mga Hebreo. Walang makatupad, lahat sila ay nag-violate, forfeited nga. So para mawala sila dun sa sumpa na yon, kailangan may tumupad. And kung ba sinabi ni Jesus, ako'y naparito hindi para sirain ang kautusan, kung hindi para ganapin, to fulfill, at even yung mga sinasabi ng mga propeta. So, ano yung purpose ng Old Covenant? Totoo, hindi naman natin para ganapin yung Old Covenant, para makita natin ang kagandahan ng plano ng Diyos at hindi niya sinisira ang kanyang pangako kay Abraham, which is una, physical, pangalawa, spiritual. At ang pinakamagandang blessing na ibinigay ng Diyos ay yung spiritual blessings na atin ngayong tinatamasa sa buhay na to. Ano yun ang kagandahan nung nagbabasa ka ng Bible? Malaking tulong para makonek-konek mo lahat at maunawaan yung ganda ng purpose ng Diyos. At hindi ka ngayon maliligaw sa pag-iinterpret. Malinaw. Amen po ba? So primarily, ang purpose ng Diyos ay para sa kanila. At dahil sa kanilang disobedience, na-connect tayo, mga hintil. Mababasa natin yan sa mga susunod na pag-aaral. Makikita nyo, ang ganda pala ng connection, ng nag-aaral ka, hindi basta naniniwala ka lang sa Diyos. Tapos, very malabo yung mga bagay-bagay. Kaya tuloy, yung nung araw, labo-labo. Diba? Kaya nga sabi din ng salita ng Diyos, ang bagong alak, kailangan ilagay mo sa bagong sisidlan. Kasi pag pinaghalo mo yan, matatapon. Hindi, sayang, hindi mo makikita yung ganda. Hindi mo ma-appreciate at hindi ka magkakaroon ng tunay na pagsamba. Makinig kayo magaling, ha? Mahalaga ba ang pagsamba? Yes. Pero hindi mo makikita ang pinakamagandang pagsamba kung hindi mo mauunawaan ang layunin ng Diyos sa kanyang kasulatan. Ayan, yan yung pinakamagandang purpose. At makikita nyo na ang pinaka ultimatum ng layunin ng Diyos ay walang iba kung hindi gospel. Yan yung pinaka ultimatum. Yan yung pinaka kayamanan. Yan yung pinaka purpose ng Diyos na dapat makita. Yan ang pinakakayamanan natin. Yan ang pinaka-treasure na kung bakit tayo ay tinatawag na yung sa earth at tayo po ay sisidlang putik na nagdadala ng treasure, kayamanan. Kung bakit sinabi na for the kingdom of God, ang kaharian daw ng Diyos ay hindi pagkain at pag-inom, kung hindi yung peace, righteousness, and joy in the Holy Spirit. Kaya, ang purpose ng kasulatan, makita mo na ang pinaka hangganan ng katuparan
ng purpose ng Diyos, which is yun pa yung pinaka mungkahi iniisip at plano ng Diyos before the foundation of the earth, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world. Pag sinabing before the foundation of the world, bago pa nilikha ang mundo, nasa isip na yun ng Diyos. Tanggapin natin sa isipan, yun na yung nasa isip at plano ng Diyos. Wala pa ang anumang bagay, wala pa ang mundong ito, wala pa ang anumang buhay, ayan na yun, nasa isip na yan ng Diyos. Parang bagang bago ka gumawa ng isang bagay, meron ka ng vision, meron ka ng dream, ganito mangyayari. Kaya tinanong ninyo, nasa atin ang wangis ng Diyos, yung pag ikaw ay magpaplano sa buhay sa lupang ito, sana pag ako ay nagkaroon ng family, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Meron ka ng dream, meron ka ng vision. Yun yung ibig sabihin na before the foundation of the world, pinili na niya tayo, di ba? That we should be holy, na tayo raw ay magiging banal, without blame, walang dungis, before Him, in love, sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanglibutan. So malinaw, bago itinatag ang sanglibutan. Upang tayo'y maging mga banal. Paano ka magiging banal? At mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. 5. Na tayo, pansinin niyo ha, ay itinalaga niya ng una pa. Pag sinabing itinalaga, yun na yung kanyang pinaka-mithiin. Wala pa, hindi pa nalilikha tayo, wala pang tao, wala pa yung mundo. Ha? Dapat matanggap natin yan. Una pa, sa pagkukupkop, para daw maranasan natin yung pagkukupkop, yung pangangalaga, na tulad sa mga anak, para naranasan ng kanyang, nasa pangarap na niya, na yung mga, magiging mga anak niya, ito na yung nakatalaga. Nasa pamamagitan ni Jesucristo. Sipin ninyo, hindi pa tayo nilalalang, itinalaga na ng Diyos ang kanyang anak, si Jesucristo. Nasa ganang kanya, ayon sa minagaling ng kanya. Yun yung pinakamagaling niyang iniisip na kalooban niya. Kaya nga din maiintindihan mo na hindi pwede yung by their good works. Hindi sa ating mabubuting gawa, hindi sa pamamagitan ng kautusan, tayo maliligtas. Ginanap lang niya yung kautusan, una sa mga Hudyo. Pangalawa yung tayo. So bakit kita ninyo yung purpose ng Diyos? Before the foundation, ganun kahalaga si Kristo. Kaya yung banal na kasulatan, yung kabuuan nito, sinasabi ko, ang pinaka-ultimatum, climax, at pinaka-kaganapan, walang iba kung bakit kung sinasabi na napaka-importante na maging maliwanag sa atin ang gospel, kasi yun ang pinaka-end at pinaka-purpose. Kasi before the foundation, sinasabi din ng kasulatan, yun na yung iniisip na nakatalaga para maranasan natin ang pagiging anak. Walang pinakamagandang magaganap sa buhay ng isang tao kung hindi ma-encounter niya, maging maliwanag sa kanya ang plano ng Diyos patungkol kay Kristo Jesus. Amen. Di ba mapalad tayo? Although napakarami nating dinaan ng kaparaanan at sistema ng paniniwala, dinadala tayo ng Diyos sa napakaliwanag, which is the Word of God ang ating pinaka-authority para maging maliwanag at maganda at maranasan mo na yung ano ba yung pinaka-ultimatum na layunin ng Diyos sa buhay ng tao. Ang liwanag naman na sinasabi ng kasulatan, iyon na yung kanyang purpose. Kaya madaling maintindihan bakit hindi sa pamamagitan ng kautusan, bakit hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa natin para tayo ay masabing anak ng Diyos at mapi-please natin ang Diyos. Paano natin maibibigay ang pinaka-nakalulugod sa Diyos? Eh di kung maintindihan mo yung pinaka-layunin niya at yun ay tanggapin mo sa iyong buhay at yun ay pagyamanin mo at dun ka sumasamba sa Kanya. Kung bakit napupuri at napapasalamatan natin siya. Wala nang ibang nakalulugod sa Diyos. Yun ang hindi maintindihan ng mga Hudyo na parito sa sariling bayan niya. Pero iba yung expectation ng mindset nila. Tingnan natin, ano ba yung pinagagawa ng Diyos sa kanila? John 6:29. Ito sa mga Hudyo. Nag-struggle sila. Kasi ang iniisip nila, physical blessing. Kaya sumusunod sila kay Jesus. Kung anong mga tinapay, mga pagkaing isda, hindi na sila magugutom. Hindi naman sila pinababayaan ng Diyos doon. Pero, ano sabi ni Jesus? Jesus answered and said unto them, this is the work of God.
that ye believe on him whom he had sent. Ngayon, tanungin ko kayo, tanungin mo sarili mo, bakit iyan yung pinagdidiinan ng Panginoong Jesus sa kanila and even sa atin, pwede natin masabing maging sa atin. Why? Kasi bumalik ka sa Ephesians chapter 4 na before the foundation of the earth, wala pa ang anuman, yun na yung nasa isip ng Diyos na purpose niya para maranasan ng tao yung kanyang pag-ibig at yung kanyang pagkukupkup bilang tayo'y kanyang mga anak, itinalaga na niya na yung magiging mga banal at walang dungis ay sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen? Kaya alinaw doon na yun ang ipinapagawa ng Diyos. Yun yung pinaka-ultimatum at pinaka-the best na magagawa ng isang tao. Tingnan natin yung verse 40. Tingnan ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Kahit na paulit-ulitin ko ito, pero magliliwanag sa isipan nyo. And this is the will of Him that sent me. At ito yung kalooban niya na nagsugo sa akin. Sino nagsasalta dyan? Si Jesus. That everyone which seeth the Son, ang nakakita sa anak, and believeth on Him, at maniwala, manampalataya sa Kanya, anong purpose? May have everlasting life. At ano pa mangyayari? And I will raise him up at the last day. Ano yung last day sa mga Hudyo? Sino ang kausap niya? Mga Hudyo. Ano yung last day? Ang last day dyan, yung end ng old covenant system. Kailan nangyari yon? Nung isinugo si Jesus. Kasi yun yung pinakaganapan ng purpose ng Diyos. Kasi primarily, si Jesus ay isinugo sa mga Hudyo. Kaya in their generation, in their time, sa lahi nila, yun yung last day na sinasabi ng Bible. Ano po yung ibig kong sabihin? Pagbaliwanag sa'yo, na unawaan at nag-aaral ka at nakapokus ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi ka na mahihirapan na maintindihan yung last day, yung sinasabi na resurrection, maiintindihan mo na. At kung ano yung pinaka-nakalulugod sa Diyos, at kung ano yung kalooban niya na nakakapres. Ano sabi ng Hebrew 11:6? Tingnan ninyo. But without faith. Anong klaseng faith na hinahanap ng Diyos? Yun yung faith kay Christ. Kasi siya yung pinaka-itinalaga na ng Diyos before the foundation of the earth. But without faith, it is impossible to please Him. Gusto niyo bang malugod ang Diyos? Kung bakit ang agenda ng church dapat is walang iba kung hindi patungkol sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Kasi yun yung pinaka-finality. Yun yung pinaka-treasure at pinaka-iniisip ng Diyos para at napakapalad ng ating generation kasi nagiging maliwanag sa atin. Pag lalo na pag nababasa mo yung buong kasulatan, nakikita mo, nakukonek mo lahat ang ganda ng layunin ng Diyos. Without faith, it is impossible to please Him. Eh, ang isipan ng tao kasi ganito, anong klaseng faith? Basta maniwala ka sa Diyos. Basta nagtitiwala ka sa Diyos, umaasa ka sa Diyos. Pero ang faith na tinutukoy dyan, wala pong iba kung hindi yung gospel of Christ. Eto. Kasi yun yung pinaka-end. Kaya nga nagtapos ang law. Kasi yung law, hindi tayo aaring ganap. Yung law, hindi ka magiging kalugod-lugod sa Diyos. Mahihiwalay ka pa nga sa Diyos dahil imposibleng masunod natin yung law. Alam nyo, sa katagalan ng pag-aaral at pakikinig mo ng gospel, magiging maliwanag lahat sa iyo yan. Nakakalungkot, even yung mga professional na tao at masasabing mataas na IQ ng tao, hindi ito maiintindihan kapag hindi sila nag-focus talaga sa sinasabi ng scriptures. Tingnan nyo yung John 5:39. Alam kasi ng mga Hudyo na darating yung Mesiyas. Pero ang problema, dahil nga expectation nila is physical, di ba sabi niya, search the scriptures. Saliksikin ninyo ang kasulatan. For in them you think ye have eternal life. Sapagkat dyan, ipinapahayag yung eternal life, spiritual blessing na yon. And they are they which testify of me, sabi ni Jesus sa mga Hudyo. Ang kausap niya dyan, mga Hudyo. At ito ang mga nagpapatotoo patungkol kay Jesus, patungkol sa akin, sabi ni Jesus. Ano sabi ng 40? And ye will not come to me, pero hindi kayo lumalapit sa akin para magkaroon kayo ng buhay. Yung spiritual blessing. At dahil sinabi ni Jesus na ang salita ko ay espiritu at buhay. It is the spirit that quickeneth.
The words that I speak unto you, they are spirit and they are light. Pero kung naniniwala lang sila sa magic, kung naniniwala lang sila sa mga miracle ni Jesus, kaya sila sumusunod, pero hindi sila interesado, makinig kayong magaling. Ang priority nila, yung pangkabuhayan nila. Makinig kayong magaling. Sana maintindihan ninyo ako. Pero kung hindi sila interesado sa salita ng Diyos at sumusunod lang sila dahil sa tinapay, nasabi ni Jesus na napapanis at nasisira. Eh, actually, si Jesus pa nga nagbibigay. Ibig sabihin nun, hindi naman gusto ni Jesus na magutom sila. Pero yung purpose talaga niya kung bakit siya isinugo ng Ama, yun ang agenda. Para sila yung magkaroon ng buhay. Ano yung buhay? Eternal life. Bakit? Lahat sila'y namatay. Sino namatay? Yung kanilang spiritual life. Yung kanilang taong panloob. Yun ang gusto ni Jesus na mabuhay. Kaya maiintindihan mo kung bakit sinabi ni Jesus na para silang buhay pero mga patay. Hayaan mo ilibing ng mga patay ang kanilang mga sariling patay. Hindi nila naiintindihan yun. Na ang pinaka-agenda ng kanyang pagpunta sa Israel para sila'y magkaroon ng eternal life. Pero sabi ni Jesus, hindi kayo lumapit sa akin. Ibig sabihin, hindi kayo nanampalataya sa akin. Ang gusto nyo lang, magic. Kaya huwag kayo masyadong madadala ng mga magic. Ang purpose lang ng magic, ng mga miracle, ano? Para sila'y manampalataya dun sa teaching about sa kingdom which is spiritual blessing na ngayon ay ating tinatamasa. Amen? Ang tunay bang kakontentuhan mo, satisfaction, contentment, ay yung gospel. Why? Ano sabi ni Jesus? Anong pakikinabangin ng isang tao? Makamtan man niya ang buong sanglibutan. Hindi naman kanya yon. Mapapahamak naman din siya. Walang kabuluhan. Naunawaan niyo po ba? Kung bakit ang dapat na magdidikta ng kaligayahan natin, ito. Before, bago pa itong mga bagay na physical, material, temporal. Sabi ng iba, oh, wala nang sasayata kay Pastor Boyet yung pera. Yung mga, no! Hindi niyo po ako naintindihan. Hindi ko po binabaliw, wala kailangan natin. Actually, pag-uusapan po natin yan mamaya. Sana maintindihan niyo. Kahit talaga inuuna ko to, kasi yun talaga yung agenda. Huwag kayong mainggit sa iba. At ayokong hatulan yung iba. Pero nagpapasalamat tayo sa Diyos. Dinala niya tayo sa napakagandang journey ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Masaya po ba kayo? Bakit? Ang piniplease natin dito, hindi tao. Okay, magiging good testimony tayo sa ibang tao. Kasi magugulat sila. Ang bigat na ng problema, masaya pa. Hindi nila alam, ang kingdom ng Diyos, hindi pagkain at pag-inom. Pag ang kingdom ng Diyos, nasa loob nyo. Kapag ikaw ay napuno ng kaharian, ito yung kingdom, yung ginawa niya sa krus. Magiging matatag ka. Ang dumirinig ng aking salita at tinutupad ito, ang kagaya niya ay isang itinayong bahay sa ibabaw ng bato. Dumating man ang malakas na unos, bagyo, pagsubok, persecution, kahirapan, tribulation, mananatili siyang matatag at nakatayo. Dahil hindi yun ang kayamanan niya. Dahil ang pinakakayamanan ang nakita niya sa kaloob-looban ng kanyang isipan ay ang kaharian ng Diyos na dulot ng mabuting balita. Amen? Isang bagay lang ang matutunan natin. Matrain natin ang ating isip. Tingnan niyo yung 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5. For though we walk in the flesh, bagaman kami lumalakad at narito sa flesh, we do not war after the flesh. Hindi yan ang parang pakikipaglaban natin. Why? Kasi ang dala na nga ng Panginoon sa atin, spiritual. Pero huwag kang matakot. Hanggat gusto ng Diyos na mabuhay ka, isang bagay lang ang ibig ng Diyos. Matutunan mong mabuhay dahil sa Kanya. For to me, to live is Christ. And to die is gain.
Yun yung plano ng Diyos. Ang linaw ng kanyang mga salita, mga kapatid. Maliwanag. Hindi mahirap maintindihan kung nakapokus ka lang dito. Maintindihan niyo ako kung bakit ko sinasabing maging familiar sa inyo ang gospel. Masosolve ng lahat. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Kasi nga ang kaharian ng Diyos, hindi flesh, hindi pagkain at pag-inom. Kung hindi ang kaharian ng Diyos, ay, peace. Mayroon kang peace. Di ba sabi ni Jesus, ang kapayapaan ko'y sumain niyo. Sa sanlimutang ito, mayroon kayong tribulation. Pero huwag kayong matakot. Mantakin mo, aalisin sa iyo takot. Take courage, magpakalakas ka. Bibigyan tayo naman ng kalakasan niya. Sa mundong ito, mayroon kayong tribulation, pero sa akin, mayroon kayong kapayapaan. Dahil why? I have overcome this world. Maintindihan mo ngayon ang ibig sabihin niya. Pag maliwanag sa iyo to. Amen. Isipin mo mawawala sa iyo takot, ay di magiging mahaba buhay mo. Magiging makulay ang buhay mo. Ang dami mo nga kayamanan, nasa iyo na lahat ng bagay. Di naman mawala sa iyo takot. Kaya, pag dumating na naunawaan mo ang liwanag ng gospel, kontento ka na, satisfied ka na sa buhay. Daig mo pa yung meron ng lahat ng bagay. Pero, pansamantala lang, pangalawa, may takot pa rin. May inaalala pa rin. Walang tao, kahit na anong level ng pamumuhay niya, ang hindi nakakaranas ng mga anxiety, depression. Hindi siya pain-free kahit nasa kanya na ang lahat ng bagay. Makikita niyo yan sa mga nangyayari sa paligid natin at sa kasaysayan na nagaganap sa buhay sa mundong ito. Only Jesus can satisfy. Amen. Verse 4. Tingnan niyo to. For the weapons of our warfare are not carnal. Sapagkat ang sandata ng ating pakikipagbaka ay hindi carnal. Pag sinabing carnal, flesh, yung panlupa, yung mga pamamaraan ng buhay sa mundong ito. But mighty, makapangyarihan, through God, sa pamamagitan ng Diyos, to the pulling down of strongholds, para igiba ang mga kuta. Alam niyo yung kuta? Strongholds yun. Sa pakikipagdigmaan, pag maganda ang kuta ng kaaway, hindi mo magigiba yun, hindi mo basta-basta matatalo yun. Kailangan mawasak muna yung kuta. Paano natin wawasakin yung kuta nila? Kasi yun ang susi para magapi yung kalaban. Ang kalaban ng Diyos ay yung lumalaban sa kanyang kalooban, yung lumalaban sa kanyang plano, yung lumalaban sa kanyang layunin. Ano yun? Verse 5. Ito yung stronghold. Casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Na siyang gumigiba ng mga maling haka. Saan galing yun? Sa isipan. Makinig po kayo magaling. Yun yung ginigiba ni Jesus muna sa mga Hudyo. Kung nakinig lang sila, magigiba sana yung kanilang old mindset. Yung lumang kaisipan. Di ba? Casting down every imagination, yung mga maling haka sa isipan, yung mga maling paniniwala. Na yung mga maling paniniwala, pag sinabing maling paniniwala, ito ay against sa kalooban ng Diyos. Ito yung finality, di ba? So, dapat ang tao maniwala dyan. Pero ang tao sa isipan niya, pero alam natin, ang tao, ang isip niya, tayo, kagaya din natin, mayroong mga na-insert na mga paniniwala, prinsipyo, ang bawat isa sa atin. So may laman ng isipan. Yan yung mga sinasabing may imagination, mga belief, na andyan nakalagay yung imagination. Yung mga dati niyang belief. Yung mga mahalagang nakalagay sa isipan niya. Kinakailangan yun ay, kasi yung nasa isip na yan, pag yan ay kontra
hindi naka-align dito, knowledge of God. Ito yung knowledge of God. Why? Baka sinabi natin, ito yung knowledge of God. Kasi yan na yung nasa isip niya before the foundation of the earth. Hindi pa tayo nililikha. Ito na yung plano ng Diyos na ang lahat ay mararanasan ang pagkukupkop sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Ano ang pag-ibig ng Diyos? Si Jesus. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him. Ano paniniwalaan kay beloved Son of God, kay Jesus? Ito yon yung kanyang finished work. Kaya nga pag sinabing finished work, yan yung pinaka-finality, yan yung pinaka-climax, yan yung pinaka-purpose, layunin ng Diyos na dapat ma-appreciate mo. Ngayon, ito yung stronghold na dapat ay magiba. Bakit? Ito kasi ang against. Saan? Sa Diyos. Kaya ganun ka-importante yung faith. Tama ang faith. Magiging, sabi nga, right believing leads to right living. Gusto niyo ba ng kabuhayan? Ito yun. As time goes on, magiging maliwanag sa inyo. Amen. Kaya lang dapat nagpapasubmit. Balik ulit tayo. Na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog, ito yung matayog, nagmamataas, laban saan? Sa karunungan ng Diyos. At bumibihag. So ano ginagawa ni Paul? Ano yung ministry ni Apostol Pablo? Bumibihag saan? Sa lahat ng pag-iisip. Sino ngayon ang may pag-iisip? Manok ba? Kalabaw ba? Sino ngayon ang may pag-iisip? Tayo yon, tao. Lahat ng tao may isip. Anong bibihagin? Lahat ng pag-iisip. Saan bibihagin? Sa pagtalima. Kanino? Kay Kristo. Saan tatalima? Dito. Yan yung layunin ng ministry. Bihagin muna, makinig kayo magaling, bihagin muna ang isipan ng pag-ibig ng Diyos. Mukha wala ka ng takot. Masasabi mo sa sarili mo, meron ka ng eternal life. Kaya napaka-importante yung mga connection dito na resurrected ka na. Pag meron kang eternal life, edi resurrected ka na. Saan ang galing yun? Kasi dati tayong patay. Paano ka nagkaroon ng buhay? Kaya sabi ni Jesus, ang sumasampalataya ay mabubuhay. Bagaman patay, ay mabubuhay. Eh, kailan ka nag-resurrect? Future pa ba yun? No. At the time na nanampalataya ang isang tao, nagkaroon, na-receive niya yung eternal life at resurrected na rin siya. Amen? Makikita mo yung power of resurrection. Anong pinaka-issue dito? Yung mind. Dapat magtiwala ng buo. So the battle is in the mind. Alam niyo, magiging malawak ang ating pananaw. Hindi naman tayo hahatol sa iba. Pero makikita mo kung ano yung mga mag-i-stand mo. Bakit sinabi na wala ka na sa kapangyarihan ng kadiliman? Kung meron mang mga masamang espiritu, never kang magalaw noon. Why? Kasi ito yung finality. Kaya sabi ng Colossians 1:13, He had delivered us from the power of darkness. Eh yung mga mindset ng mga wala pang paniniwala sa kagandahan ng ebanghelyo, nag-e-exist pa yung mga evil spirit at ang sabi, kinakailangan palayasin pa yon. Kaya habang tumatagal, ikaw makakaunawa, kailangan ko pa bang gawin ito para magpalayas ng masamang espiritu? No. Makikita mo, ang importante ay yung faith sa tamang pananampalataya. Kaya anong magiging living mo? Right living, hindi ka na matatakot. Eh, ba't nangyayari sa kanila yun eh? Sa kanila, kasi hindi nila naiintindihan ito eh. Tama? Pero sa'yo, na matatag ang pananampalataya, wala ng kadiliman. Amen? Bakit? Ang sabi lang, He had translated us into the kingdom of His dear Son. Nasa pag-ahari na tayo ng Diyos. Hindi physical, spiritual. Kaya although we walk in the flesh, mayroong mga labanan dito, minsan may mga kalungkutan, may kapigatian, pero sabi ng Romans 8, makukonek mo na, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Amen. Importante po bang maintindihan yung ang pinaghaharian ng Diyos, inward man.
Pero nabubuhay itong flesh, sumusunod na itong flesh sa layunin noong spiritual things, mga spiritual words of God through the gospel, dapat madominate siya. Hindi na siya magbebay sa nakikita ng mata niya. Eh, ba't doon nangyayari yon? Bigyan ko yung halimbawa. Ang hirap paniwalaan na ikaw ay resurrected na kasi andito ka pa sa lupa. Pero hindi natin tinitingnan yung nakikita ng ating mata. Palaging ang mataas na authority, Word of God. Kailangan matrain natin ang ating mga sarili, ang ating isipan, na ang mas paniniwalaan mo, hindi yung nakikita mo. Ang sabi ng tao, to see is to believe. Ang sabi naman ng salita ng Diyos, hindi kami lumalakad sa mga bagay na nakikita ng aming mga mata. Kung hindi nakatuon ang aming isipan sa mga bagay, ang aming paningin, insight yon, insight, sa mga bagay na hindi nakikita. Ano yon? Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, wala akong pakialam kung ano man yung nangyayari sa paligid, ang mahalaga yung sinasabi ng salita ng Diyos kasi faith cometh by hearing and hearing by the word of Christ. Amen? Tama po ba? Yun yung journey po natin. Matrain yung ating isipan kasi andito ang stronghold. Gaya ng senior ko, napag-unawa natin sa gospel na malaya na tayo sa kasalanan. Tama? Wala na yung nakapagpahiwalay. Ang sabi kasi ng Isaiah 59:1 and 2, hindi maiksi ang kamay ng Diyos para tayo ay abutin. Hand is not shortened that it cannot save para tayo iligtas. Neither is ear heavy na hindi din siya bingi para hindi marinig ang ating mga panalangin. Pero anong nakapagpahiwalay? Verse 2. Ano sabi? But your iniquities, ang kasalanan ninyo, have separated ang siyang nagpahiwalay between you and your God. Anong nagpahiwalay? Kasalanan. Ngayon, anong ginawang solusyon ng Diyos? Anong ginawa niya? Romans 8:3. For what the law could not do, alam na natin yan. In that it was weak through the flesh. Anong ginawa ng Diyos? God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Bakit? Kasi doon sa sinful flesh, nandun yung kasalanan. For sin. Anong ginawa doon sa kasalanan? Condemned sin sa flesh ni Jesus. Kaya nagkaluray-luray, nagkawasak-wasak. Hinatulan yung flesh na nare-represent sa bawat tao dahil doon sa flesh na nanahan ng kasalanan para matapos na ang issue nung nagpapahiwalay. Nung nawasak ang nagpapahiwalay, yung kontra, anong nangyari? Sa mga mananampalataya, wala nang makapaghihiwalay. Malaking issue pa rin ang kasalanan. Matagal na nakalagay sa ating isipan, namulat tayo na mayroong Diyos. Namulat tayo na nagsisimba. Pero hindi masyadong maliwanag po ito. Napakapalad natin na nagkaroon tayo ng time sa salita ng Diyos. Naunawaan natin ang gospel, tapos na ang kasalanan. Pero ang isip natin, matagal na panahong nasanay na kapag nagkasala ka, magsisi ka. Dahil pag hindi ka nagsisi, napapahama ka pa rin. Mapupunta ka pa sa kadiliman. Nawawala ng kabuluhan yung ginawa ni Kristo Jesus. Anong sabi ng Hebrew 9:14? Tingnan nga natin. How much more shall the blood of Christ, paano daw, kung titin natin yung dugo ni Jesus, who through the eternal spirit offered himself without spot to God, inihandog ni Jesus ang kanyang buhay na walang dungis, purge your conscience, nilinis yung ating budhi, from dead works, sa mga patay na gawa. Ano yung dead works dyan? Yung kasalanan na bunga ng kautusan, na sinasabi ng kautusan. At ngayon, makapaglilingkod na tayo sa Diyos without conscience na. Bakit? Wala na kasing issue ang kasalanan. Tama? Tama po ba? Pero ang battle still is in our mind. Kasi andyan yung stronghold. Andyan yung matagal na ating pinaniwalaan. Ayaw naman nating sisihin ang reliyon kasi hindi rin nila alam.
At ayaw rin naman natin sisihin ang ating mga sarili dahil seryoso rin tayong may Diyos. Ibig sabihin, kung malaya na tayo sa kasalanan at tayo ay wala na sa issue ng kasalanan sa paningin ng Diyos, in God's reckoning, ang sabi ng Romans 8:9, but ye are not in the flesh. Isipin ninyo, sa paningin ng Diyos, wala na tayo sa laman. Ang hirap intindihin yan. But in the Spirit, nasa Espiritu na tayo. If so be that the Spirit of God dwell in you, nananahanan sa atin ng Holy Spirit. Kasi kung wala daw ang Espiritu ni Kristo sa isang tao, hindi ka talaga Kristiyano. Magagalit ang isang tao sumisimba pag sinabi mo, alam mo, wala pa rin sa iyo ang Holy Spirit. Kasi bakit mananahan ang Holy Spirit? Pag nanampalataya ka sa maliwanag na ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, doon mo lang marireceive ang sealed, yung selyo ng Espiritu Santo. At kung ikaw naman ay nanampalataya sa ginawa ni Kristo, naging maliwanag sa iyo, ang battle is, nasa akin na ba talaga ang Holy Spirit? Hindi ko nararamdaman. Kapag ginamit mo yung iyong flesh, yung senses mo, yung nakikita mo, parang ang hirap paniwalaan na nasa atin na ang Holy Spirit. But the reality is, pinuprove ng salita ng Diyos at kinakailangan ito yung mataas na authority, maniniwala ako at kinakailangan pumayag ang aking isipan at ang aking kabuuan ng aking pagkatao na si Kristo at ang Holy Spirit ay nananahan na sa akin. Kahit ang buhay ko na nakikita ko ay parang kawawa ako, mababa lang ang pinag-aralan ko at ang buhay ko ay ganito. Pero dahil nga hindi na physical blessing, kung hindi spiritual blessing, ang ginawa ni Kristo, I had to believe. At kinakailangang mabuhay ako doon. At kinakailangang yun ang totoo. Even na may sinasabi ang senses ko, ang luma kong kaisipan, at ang nakikita ko ay parang ayaw mag-agree. Kasi nasanay tayo, to see is to believe. Pero we have to walk in the Spirit. Kinakailangang ma-apply natin, eto ngayon yung application, eto ngayon yung practical living, na habang nabubuhay ka, no matter what, kung ano mang estado na andun ka, may time na enjoy mo yung buhay, may time na smooth, may time na rough, may problema, may crisis, pero I have to stand na ang Diyos ay hindi ako iiwan. And I have to stand na tapos na ang issue ng kasalanan, anytime akong manalangin, wala nang hadlang. Naririnig na ng Diyos at hindi na bingi ang Diyos sa lahat ng panalangin mo, sino ka man. Mababa man ang pinag-aralan mo, mataas man ang pinag-aralan mo. Dahil sa biyaya ng Diyos, pantay-pantay tayong lahat. At tayong lahat ay pinaupong kasama ni Kristo Jesus sa kanan ng Ama. Amen. Sumasamba ka hindi sa physical, sumasamba ka sa Espiritu at katotohanan at magiging inspired ka mabuhay sa lupang ito. Kahit na anong problema at estado sa buhay mo, alam mo, hawak ng Diyos ang lahat ng bagay. Pag ibibigay niya, ibibigay niya. Walang makapipigil kasi siya ang may hawak ng buhay mo sa pamamagitan ng liwanag ng Ebanghelyong ginawa ni Kristo sa bawat isa sa atin. Amen? Kita niyo ba yung ito yung pinaka purpose ng Diyos sa buhay natin?